everyone, welcome to my channel. I'm Yvette Rosario and this is my first ever video here in YouTube. Actually, matagal ko nang gustong mag-film, mag-edit, at mag-upload ng video here in YouTube. But since medyo mahirap magsingit ng time for filming and mag-isip ng content, kapag college student ka and may summer class kami, so medyo na-delay. Until yesterday, nag-mall ako and naisip ko, why not? Why not Watson's Hole, diba? Since marami naman akong bibilhin today from Watson's. So yes, lahat ng items and lahat ng products na ginagamit ko and binibili ko from Watson's ang ipapakita ko today sa aking video. So let's start with the everyday must-haves, hindi lang natin mga babae. Kailangan to ng lahat, alcohol. Binibili ko itong Biogenic kasi mabango siya. Hindi siya yung bangong parang nakakologne ka, mabangong malinis lang siya. Ganun lang yung bango niya sa kamay. And meron ako malaki, meron ako maliit kasi itong malaki, ito yung iniiwan ko sa bahay and itong maliit, ito yung lagi kong dala. And itong malaki, 77 pesos. This one is 20 pesos. Next here is the facial tissue. May facial tissue, may toilet tissue. Huwag mong gamitin yung toilet tissue sa mukha mo, bes. So, itong tissue na to, soft siya. Super lambot niya sa mukha. And 139 pesos siya. So, tatlo siya eh, 139 pesos. But ito na lang yung pinakita ko kasi masyadong malaki. Alam mo, dalhin mo yung ganong kalaking tissue sa SM, sa school. Meron ako maliliit. Yan. 12 pieces ang laman ng isang ganito. 49 pesos. Kung gano'ng ka-soft yung pinakita ko malaki, ganyan din siya ka-soft na. And maliit lang siya. Hindi siya kumakain. Hindi siya nag-occupy ng ganun kalaking space. So next, yung mga ginagamit ko sa aking face, simulan natin sa aking Clean and Clear Essentials Foaming Wash. This is 151 pesos. I think may nabibili rin ito sa supermarket. Pero kasi ako, isang bili na ako. Kapag nasa Watson's ako, lahat ng ginagamit ko, eh, binibili ko na sa Watson's. Siya yung ginagamit ko talaga every morning and every night. Ginagamit ko lang siya every weekends and weekdays kapag late na yung klase namin. Ginagamit ko lang siyang panghilamos. Para lang pangtanggal sa product na ginamit ko or nilagay ko sa face ko nung gabi. Kasi very gentle and very mild niya. Talagang yun lang, parang panglinis lang ng mukha. So, next is yung facial scrub na ginagamit ko sa mukha ko. Ito yung bago ng St. Ives, the Exfoliate and Nourish Apricot Oil Scrub. It's 399 pesos and ginamit ko na siya kagabi. Compare natin siya dun sa luma since bago nga siya. And in terms of fragrance, feeling ko mas okay yung amoy nito. Although, hindi kasi parehas kasi silang hindi super bango. Pero, mas gusto ko yung amoy nito. And in terms of exfoliating, mas gusto ko rin siya. Kasi thick yung consistency. Feeling ko, natatanggal niya lahat ng dumikit na dumi, makeup, and mga dead skin sa mukha ko. Pero in terms of application, mas mabilis siya since oil nga siya. Hindi niya na kailangan ng super basang mukha. And konting amount lang yung nilagay ko kagabi. Pero talagang naikalat ko siya sa buong face ko. And after banlawan, feeling ko mas malambot yung mukha ko kapag ito yung ginamit ko. So next here is yung sunblock. I'm using Neutrogena Ultra Sheer. Nakalimutan ko na yung amount niya, pero I think 500 pesos. And gusto ko siya kasi dry touch sunscreen, ultra light clean feel, totoo. Very light niya sa face. Alam mo yung pagkalagay mo sa mukha mo, yan, ganyan. White. Hindi siya heavy. Alam mo yung parang wala ako nilagay na cream or sunblock sa mukha ko. And hindi siya oily. Hindi nag-oily yung mukha ko pagkalagay ko sa kanya. Plus, meron siyang Helioplex. Ayan, nakalagay na meron siyang Helioplex. And yung Helioplex, guys, siya kasi yung pampatanggal sa effect ng sunblock sa mukha. Next is oil blotting sheet. I have here two. But, magkaiba sila ng purpose sa mukha. So, this one, ito yung high power. Ito yung kulay blue. And ito yung kulay black. Para silang 115 pesos. Ang difference nila is itong red. Red yung nasa labas pero blue yung loob niya. Ito yung ano, kapag naka-makeup ako, kunyari may taping or merong event, meron akong party na pinuntahan, of course, medyo naka-makeup ka naman. Although hindi ako mahilig mag-makeup, pero minsan, diba, hinihingi ng okasyon. Hindi niya napatanggal yung makeup sa mukha ko. And talagang kinukuha niya lang lahat ng oil. The best talaga tong oil blotting sheet na to for me. And here, itong black na to, gusto ko siya kapag nasa school. So, ito kasi, meron na siyang powder. Pag ginanon mo siya sa mukha mo,
habang sinisip-sip niya yung oil, nilalagyan niya ng powder yung mukha mo. Next, yung mga pambura ko ng makeup sa aking mukha. Umpisa natin sa Celetec. This one is 160 pesos. Gusto ko siya kasi, yun, medyo maliit lang siya. Hindi siya nag-occupy ng malaking space sa bag. Kapag nagtitaping kasi ako or may event, may party akong pinuntahan, dinadala ko siya kasi diba naka-makeup. And after event or after nung scene, minubura ko na agad yung makeup sa mukha ko kasi acne prone kasi yung mukha ko. So ayoko nang napaprolong yung makeup sa mukha. Kung hindi ko na kailangan yung makeup sa mukha ko, binubura ko na agad siya nito. And ano, medyo malamig siya sa mukha and hindi siya makating. Hindi ako nangangati sa kanya. Also have the Garnier Micellar Water. It's 249 pesos for oily acne prone skin siya, kaya ako siya binili. Kauwi mo syempre galing biyahe, wala ka ng lakas na maghilamos. Ito na lang yung ginagamit ko sa mukha ko. After nung Celetec na wipes, magkaganito ako. Yun, tulog na. And wala ka talagang makikita ng pimples kinabukasan kahit hindi ka naghilamos. Next is yung aking ginagamit sa hair, and I have tip 2. Meron akong dalawang shampoo and dalawang conditioner. Kapag kailangan kong straight, ikulot, or i-blow dry yung hair ko, I'm using Dove Blue. Itong shampoo, it's 120 pesos. And itong Dove Hair Therapy Daily Treatment Conditioner is 162 pesos. So kapag alam kong ikukulot ko or i-straight ko yung buhok ko, paplansyahin, gagamitin ko to. And then, so pagkatuyo, yun na, paplansyahin na or ikukulot na. Kung maliligo na ako, magsha-shampoo ko na itong Dove na to. Then, after mag-shampoo, conditioner na itong Dove. Then, after ko silang i-wash and then natuyo na. Hindi mo man mapapansin na kinulot siya ng mahabang oras or nilansya siya ng paulit-ulit. Kasi wala kang makikitang dryness, walang split ends. Parang pinrotektahan talaga ng Dove na to yung hair ko. Kaya gustong-gusto ko silang dalawa. So on a normal basis, I'm using Sun Silk Shampoo. It's 99 pesos. Ang gusto ko sa kanya is super bango. And kapag natuyo na yung hair mo, after mong gamitin to, malambot. And yung amoy niya hindi nawawala. Nag-i-stay siya sa buhok. Then yung conditioner ko is yung Cream Silk. Yung Triple Keratin Rescue. Bagong-bago to. Although gumagamit ako ng keratin every Sunday from G2, parang napukaw niya yung pansin ko. Parang Triple Keratin Rescue. So, tinry ko siya. Binili ko siya at tinry ko siya kagabi. Yung amoy niya, kaamoy niya yung panty. Kalimutan ko na kung anong kulay, pero may kaamoy siya sa panty. And then, sabi nga nung kaklase ko akala niya nakapantin ako. Mabango kasi talaga siya, guys. Pero kaamoy niya ngayon pantin. Plus, yun yung ayaw ko sa Cream Silk. Yung pag natuyo na, parang kang naka-oil. Parang mukhang basa pa rin yung buhok. Malamig niya, parang nilagyan ng coconut oil. Parang medyo oily, greasy. Eh, since acne prone niya ako, feeling ko pwede siya magkas ng breakout sa aking forehead and dito sa gilid-gilid. And this one, I think it's 299 pesos. I forgot na, pero parang ganun na. So next, yung mga ginagamit ko sa aking katawan, I have your carrot soap. It's 86 pesos. Ito yung ginagamit ko kasi carrot, diba parang mas gusto mo siya kasi medyo natural. And sabi dito is anti-aging and skin whitening siya, pero hindi ako pumupuli sa kanya. Ano lang, anti-aging lang. Talagang feel ko na firm yung balat ko. And then yung sunblock ko is this Bellow. Nakalimutan ko na, pero I think it's 500 pesos. Gusto ko siya kasi madali lang siya lagay. Spray-spray mo lang siya sa balat mo, then patuyuin mo lang. Yun na, nakakalabas na ako. And medyo mabango siya, compare sa iba. Pero yung sinasabi niya na non-sticky, at first, siguro mga 5 minutes, medyo sticky siya. Then, yung pag natuyo na, yun yung hindi na talaga siya sticky. Pero pag nilagay mo, ramdam mo medyo parang naligo sa oil. And lotion, I'm using St. Ives, 259 pesos siya. And tinry ko na siya kagabi. Ang gusto ko sa kanya is, di ba, naligo kagabi and ilagay ko siya. Then pagkagising ko kanina, super smooth. Plus factor yung bango niya. Yung bango niya talaga pang para kang bagong ligo. Next, yung scrub na ginagamit ko sa aking katawan. Best kung ini-scrub yung balat mo sa mukha, balat mo sa katawan, huwag mong kakalimutan yung
private area mo, kailangan mo din yung scrub. Although medyo dahan-dahan lang kasi sensitive yung part na yan. Pero kailangan mo rin yung scrub, okay? Kasi may mga dumikit dyang, pawis, and medyo konting libag. Safe as fresh skin, this one is, nakalimutan ko yung price. Yung price niya tama lang kasi maraming beses mo siyang magagamit sa buong katawan mo. Ewan ko kasi ako maliit ako. So maraming beses ko siyang nagagamit. In terms of exfoliating, kapal din siya parang yung pinakita ko kanina yung facial ano ko. And babang ginagal mo siya sa katawan mo, buong katawan mo, kikili, balat, sa braso, legs, talampakan. Eh, talagang parang kinukuha niya yung mga nakasiksik na libag, dumi sa balat mo. Tapos pag nag-wash ka na, pagkabanlaw mo, super, super lambot ng balat, as in, promise. And last but not the least, kung paano mong alagaan, linisan, pagandahin yung mukha mo, dapat ganun ka din sa private area mo, best. Hindi ka lang dapat maganda or palaayos, dapat malinis ka rin, okay? So, start with my feminine wash, the PH Care Cool Wind. Yung ganito kaliit is 56 pesos. So, bakit maliit lang yung ginagamit ko? Kasi, kahit sabihin pa na safe siya for everyday use, hindi ko siya everyday ginagamit kasi may mga chemical din siya eh. Yung balat natin dun sensitive. So, ginagamit ko lang siya kapag meron akong monthly period. Malamig siya dun, feeling mo super clean mo. But pag wala akong monthly period, I'm using Dove Sensitive Soap. It's 57 pesos. Nililinis niya lang, wala siyang amoy. So ang aking ginagamit na napkin ay, I'm a modest girl. Ako nagkakarashes dito. Soft siya. Pag gumagalaw ka, hindi siya nakakaabala sa paggalaw ko. Feeling ko wala akong suot na napkin. Unless, medyo puno na siya. Dapat kasi diba ang napkin, 2 to 4 hours pinapalitan na. So, ako kasi, kahit hindi pa siya puno or kahit konti pa lang, basta mga 2 to 4 hours nga nagpapalit na ako. Ito ang ginagamit ko kapag heavy flow, especially white yung uniform namin, nakakatakot matagusan. This one is 115 pesos. Ginagamit ko rin siya pag natutulog ako, tas heavy flow. But kapag medyo mahina na, I'm using this Modest Cottony Soft Regular. Kalimutan ko na, pero less than 70 pesos yung ganito karami. Then, ang aking mga panty liners. Girls, we need panty liners. Before and after menstruation, kapag feeling mo meron ka ng discharge and feeling mo meron ka pang discharge. So, mga 1 week before and after yan. So, kapag aalis ako, meron akong baong Charmy panty liner. Kasi ito yung merong nakatiklop siya, tapos meron siyang parang plastic na balot. So, alam mong safe siya na baunin, hindi marurumihan yung pad na mismong didikit dun sa private area mo. This one is 27 pesos. And yun, medyo makapal siya. Wala siyang amoy. Okay? And breathable eh. Nakalagay ngang Charmy breathable. So yun, feeling ko hindi super nagpapawis yung private area ko. Hindi siya naiinitan. But kapag nasa bahay ako, I'm using the Sisters. 18 pesos. Manipis lang. So feeling ko breathable din siya. And hindi rin siya nakakaano sa pagkilos. Last, pinaka-last na items na papakita ko is yung aking mga ginagamit na wipes sa aking private area. So, kapag meron akong monthly period, syempre, I'm using PH Care Cool Wind. 45 pesos siya. Meron siyang 10 wipes, so kaya dalawa yung binili ko. And yun nga, malamig lang siya. Hindi siya, wala siyang ganong amoy. Pero, kapag wala akong monthly period, I'm using this Watson's Invigorating Wet Tissue Wipes Aloe Vera Scented. But, nakalagay na alcohol-free, gentle, and mild. So, ginagamit ko siya for pang everyday. Meron ako dito yung 10 wipes, and meron dito yung 20 wipes. So, itong 20 wipes, ito yung dinadala ko sa school. Kasi, backpack, medyo malaki. Pero, pag naka-sling bag lang ako, itong 10 wipes lang, para mas maliit, diba? So, gusto ko siya kasi makapal, diba? Magandang panglinis, and medyo mabango nga. Kasi kahit naman wala kang discharge, medyo ano, diba? Lalo na kapag mainit, kapag summer, and napawis.
So that's it, guys. I'm done with my first video. So please, 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 share niyo na to sa friends niyo, cousins, relatives, and please mag-subscribe na kayo sa channel ko. And don't forget to press the notification button and mag-comment na rin kayo below any suggestions, comments, or may gusto kayong pagawa or ipa-review. I-comment niyo lang below, magre-reply ako, magre-respond ako. So I'll see you in my next video. Bye.